tikman nga natin. Kasi sa kanila daw sa Batangas, hindi nagluluto ng ganito. Yung sinusunugan sa gata, tapos papaya lang. Hello mga kagala, welcome back to my YouTube channel. I'm vlogging gala. Magluluto ako ngayon ng papaya na ginataan, papaya na ginataan na sinunog sa gata. Pero lalagyan, sasamahan ko lang siya ng talbos ng kamuting kahoy. Ayan, hindi ko na masyadong pinino yung paghiwa ng talbos ng kamuting kahoy kasi hindi naman siya talaga purong lahat ng kamuting kahoy ang lulutuin ko. Yung sinunog na gata, sinunog ko na siya. Eh, late ko na naisipang i-vlog at i-share sa inyo, kaya binlog ko lang, ayan. Kaya siya mga kagala may sunog na ganyan kasi nilagyan ko siya ng baga kasi nagluto ako sa kahoy. Sarap yun. Nagluto ako ng kanin sa kahoy tapos kumuha ko ng baga, inilagay ko dyan dito sa kinayod na niyog. Tapos yun nga, susunugin mo yung sapal muna niya, yung niyog. Ayan, lalagyan mo siya ng baga sa gitna, pababagahin mo. Pag nasunog na siya, ayun, okay na, tatanggalin mo na ulit yung baga niya. Tapos saka mo siya gagatain. E ngayon, sinortcut ko na lang, pinakita ko na lang sa inyo na nasunog ko na yung gata niya. Tapos bali mamay mga kagali, papakita ko sa inyo yung pag naluto na siya. Masarap ang lasa niya kasi dito talaga madalas sa Bicol ginagawa ito, lalo na ng mga bata pa kami. Tapos ayun, naisip ko lang ngayon na gumawa nito dahil wala naman ibang pwedeng may ulam ng maisip iulam. Maiba-iba naman, nagsunog ako sa gata ng lulutuing papaya. Tapos lalahukan ko lang siya bali ng kamuting kahoy. Ito yung kamuting kahoy na niya. Mamay mga kagala, update ko ulit kayo kung paano ko gagawin. Simpleng lulutuin lang naman ito, mga yan, mga simpleng merkado lang, sibuyas, bawang, ganyan. Tapos paminta. Tapos lalagyan mo lang ng kaunting sili para medyo maanghang. Ayan na mga kagala, bali yan na siya. Hiniwa ko ng ganito lang kalalaki yung mga papaya. Tapos ito na yung gata niya. Hindi na ako nagbukot ng kakang gata kasi medyo malapot na to yung gata na ginamit ko. Kasi nga, ito namang papaya na to habang tumatagal at habang pinapalambot ay nagtutubig pa. Kaya ang ginawa ko na lang, saka hindi naman to masyadong matigas. Malambot tong papaya na to, kunting pakulo lang ito, madali ng maluto. Kaya ang ginawa ko na lang, halos kakang gata na ito, malapot na. Para kung sakaling magtubig man itong papaya, hindi siya ganun masyadong malabdaw na kapag nagtubig siya at sumama na sa gata mamaya kapag kinuluan. Tapos ayun na siya. Bali may kasama na siya mga simpleng ingredients lang, yung pang araw-araw natin ingredients kapag nagluluto, yung sibuyas, bawang, paminta, bechin. Tapos gagawin ko na lang, maglalagay na ako ng kaunting siling labuyo mamaya para medyo may kagat ng kaunting anghang. Tara na mga kagala, lulutuin natin dun sa labas, sa kahoy ko siya lulutuin. Kukuha tayo ngayon dito ng siling labuyo. Tingnan natin kung may bunga pa kasi lagi na namin napipitas. Ito. Meron pa naman siya. Isa. Dalawa. Tama na to. Ayaw mo masyadong maanghang. Tatlo. Apat. Lima. Ayan, marami pa naman pala. Ayan o. May mga mahihinog pa o. Ayan o. Pero tama na to ang kukunin ko. Limang piraso lang kasi hindi naman masyadong kailangan maanghang. Ayaw ng mama ko na maanghang. Galit na galit siya sa maanghang. Kaya kunti lang. Kunti lang yung pipisain kong sili. Kasi allergy ang mama ko sa maanghang. Tara na. Salamat, uminit din ngayon dito. Kasi noong mga nakaraan, laging umulan. Ito na yung ating pagluluto. Ano, medyo nawala na yung gatong. Lalagyan ko na lang ulit ng panibagong kahoy para maumpisahan na natin ang ating pagluluto. Tara, let's do this. Ito ang mga imbak naming kahoy. Kasi pag nagluluto talaga kami dito sa kahoy sa labas. Ayan. Meron kaming kaunting gawa ditong kusina na medyo nakubo na ang bubong niya idahon ng buli. Or buli na may anahaw. Madali din lang na magluto sa kahoy mga kagala. Yun nga lang, kung willing ka talaga magluto sa ganitong kahoy kasi mas madalas sanay na tayo sa kalan eh. Sa gas na pipindutin mo na lang. Pero yung luto dito sa kahoy paminsan-minsan nakakamiss din sa kamasarap ang lasa ng pagkain.
Lalagyan na natin yung ating siling na kuha. Ayan o. Mamaya ko na lang siya pipisain kasi baka dalawa lang dyan yung pisain ko at ayaw ng mama ko ng maanghang. Dahil kumukulo na yung gata niya, ilalagay na natin itong hiniwa-hiwa nating papaya. Napakasimple lang naman ito mga kagala lutuin kasi ito lutong probinsya lang naman talaga to. Wala nang maraming arte-arte, maraming rekado pa. Basta ganyan lang siya kasimple yung mga ingredients niya. Ganun lang. Tapos, syempre yung lasa niya. Sadyang may lasa itong bahagyang mahirap ipaliwanag. Basta kala mo siya kung sa tinapaman, kala mo may bahagyang lasang usok pero masarap. Parang ganun. Kasi diba yung tinapa talagang niluluto siya sa ganitong kahoy din na halos mausok. Ito naman dahil nga siya sinunugan mo ng gata, parang may naglalasang ganun siya pero masarap. Hindi ko na siya tatakpan kasi nga pag tinakpan mo siya, ang papaya ay nagtutubig. Baka mas lalo pa siyang magtubig kapag tinakpan ko pa. Kasi ang mga pagkain naman na niluluto, kahit sa karne, kapag tinatakpan mo talaga siya, mas lalo pang nagtutubig. Kaya hindi ko na lang siya tatakpan. Malapit ng maluto, lumalambot na yung papaya niya, ilalagay na rin namin yung dahon ng kamuting kahoy. Tikman mo nga di. Lalo't kapag walang-walang maiulam ang mga tao. O kaya naman sa dyan nagsasawa na sa puro karne at magugulay ka. Medyo mausok. Talaga madalas nagluluto nito dito. Pero ngayon na ulit ako nakapagluto nito mga kagala. Ay natuwa naman ako kasi yung mga nakarang araw. Puro para nakasawa na isda. Isda. Sabi ko magulay naman kami at tuyo. Siyempre may kapartner itong tuyo. Mama ipapakita ko rin sa inyo ang kapartner nitong tuyo na lulutuin ko. Piprito ko lang siya mga kagala. Luto na yung kanyang papaya. Hindi naman kailangan natin i-overcook. Kaya oras sa para ilagay na natin ang ating gulay na dahon ng kamuting kahoy. Ayan. Tapos hintayin lang natin siyang kumulo pa ng kumulo ng konti. Hindi rin naman natin kailangan i-overcook ang dahon ng kamuting kahoy kasi pangit naman kapag overcook na. Sakto lang. Hintayin lang natin siyang kumulo pa. Ayan, di ba, oh. May pagka-creamy yung gata niya kasi nga hindi ko siya sobrang nilabnawa ng gata kanina. Kasi hindi na rin ako gumamit ng kakang gata. Matik, medyo kakang gata na yung ginawa ko sa kanyang gata. Medyo malapot na. Para kung magtubig man ang papaya, magsama-sama man sila, sakto lang, hindi siya masyadong malabnaw. Tikman nga natin. Kung totoo ngang sakto na yung rekado, baka niluloko lang ako ni Argel. Sarap. Ay, sarap talaga kapag ganito mga gata ang ulam. Hindi na ako sa inyo magpapakita mga kagala kasi amos-amos ko. Busy kami maggamas ng pagtatanim namin ng talong. Tapos break time, ipananghalian nga. Kaya itong naisip kong lutuin na iuulam namin. Para ngayong lunch. Ay, sarap mga kagala ng lasa niya. Hindi ko kasi may palawanag sa inyo yung lasa niya eh. Basta masarap siya. Kung sa tinapa, kala mo lasang usok pero masarap. Ito naman, sinunugan lang ng baga pero masarap. Yun o. Ayan na. Magluluto naman tayo ngayon ng piniritong tuyo. Ito yung masarap na pampartner sa ginawa kong gulay na papaya at kamuting kahoy na sinunog sa gata. Ayan. Ito ang favorite kong tuyo. Kasi gusto ko kapag piniprito siya, hindi ganun masyadong malutong, hindi overcook. Gusto ko yung medyo nakukurot-kurot pa. Para mas masarap kainin, mas na-enjoy ko yung pagkain ng ganito. Hintayin lang natin siyang uminit. Ito mga kagalang aming simpleng munting lutuan. Pag gusto namin magluto sa kahoy, ito yon. Mukha lang siyang kala mo makalat, marumi. Pero malinis naman yung mga niluluto namin dyan. Sadyang ganito talaga ang itsura ng mga gamit kapag nagluluto ka sa kahoy. At ito na nga yung lulutuin nating toyo na pampartner sa ating nilutong gulay. Diba? Sarap. Natatakam na ako. Mas lalo ako nagugutom kasi hindi pa ako nag-aagahan. Hintayin lang natin ang konting oras. Hindi naman kailangan bigla yung apoy niya kasi magpiprito lang naman tayo ng toyo. Kasi yung dating ng apoy na yan sadyang malakas. Kaya hindi natin kailangan masyadong damihan pa ang kahoy na gatong.
Ang bango mga kagala. Talaga mas lalong nakakagutom. Napakasimple lang dito mga kagala ng buhay sa probinsya. Talaga yun ang pagkakaiba. Kahit wala kang pambili, hindi kailangan lagi may pera. Mami ka lang dyan tanim-tanim sa paligid, pitas-pitas ka lang ng mga gulay na inyong mga itinanim. Pag oras ang pangangailangan at diet ka sa karne, hindi pwedeng magkarne, sawa ka na sa isda. Ayan, ganitong pagkain naman ang mapagtutuon ng mga pansin, hindi ka mawawalan. Basta maalam ka mangusina kahit papaano, hindi rin naman kailangan magaling na magaling ka magluto, sakto lang, hindi pong hindi ka lang aasa sa iba. Para may sarili kang pagkain. Ayan, hintayin lang natin siya maluto. Yup, ito na, luto na yung aming piniritong tuyo. Kakain na kami. Ito ang aming rice na bagong ani. O, diba? Oop. Wow! Wow! Bagong ani lang yung rice namin, mga kagala. Wow! Maligat siya. Pakita ko sa inyo yung aming gulay. Medyo mainit pa. Oop. Against the light eh. Dadalhin na namin sa loob upang makakain na kami ng pananghalian. Tamang pagod na rin yung mama ko. Gutom na to. Ayan mga kagala, tapos ako magluto ng pananghalian. Talagang haggard na ako. Sabi ko ayoko magpakita kasi amusin ako. Kaya lang naalala ko may kailangan nga pala akong shout out. Tara na makain tayo. Mama ko, busy-busy mag asikaso ng kanyang mga halaman. Ayan. Kaya lang hindi pa niya napapalitan ang kanyang mga paso. Ayun pa sa kabila. Ayan. Kakain na kami. Tara naman, kain na tayo. Munti ko na makalimutan. Kahit ito, kahit medyo maamusin ako, pahin siya na. Shoutout nga pala kay Aegis Farm. AJ Farm ng Nueva Vizcaya. At kay Angelin Tumaktag ng Zamboanga City. Thank you so much sa panonood nyo. Thank you so much sa pag-subscribe ng aking munting channel. Maraming salamat. At ingat kayo palagi mga kagala. Tapos ako magluto, magla-lunch na kami. Maraming salamat lagi sa panonood nyo. Ayun lang muna yung may i-share namin sa inyo. Kasi ngayon wala akong may i-share pa sa inyo na pag-harvesting ng mga pananim namin. Kasi wala pa, hindi pa naman i-harvest. Ayun nga, nag-uutay pa nga lang ulit magdamas para sa iba, para sa pananim. Pero kung meron man, lagi ko pa rin i-share sa inyo. Tapos ayun, tsaga-tsaga muna kayo sa aming gala sa pangahanting ng falls. Kahit wala pa yung harvesting ulit. Maraming salamat mga kagala. Ingat kayo palagi. Thank you so much sa panonood. Bye-bye!